Next one, balik tayo basic. Custom slim fit from Polo, size large. Basic lang. Condition is maybe 6 out of 10. Tapos hindi siya long back. Yan, multicolored pony. Okay pa naman. Yan. Okay pa naman siya. 6 out of 10. 6 or 7 out of 10. Basic basic lang. Tapos nakakuha tayo. Ito hindi talaga ako kumukuha nito, pero wala lang. Patagonia na polo shirt pa. Yan. Condition is 6 out of 10. Yan. So, kung sino mahilig sa inyo sa Patagonia, meron tayo mga ilan-ilan. Ito. Next. It's a size medium button down from RL. Ito, malutong pa rin. Parang hindi pa rin ito masyadong nabubreak in. Tapos sa pansin ko, meron pa siyang tag dito. Meron pa siyang yan, na nylon. So kung nandito pa yung hang tag nito, malamang brand new to. So baka fitted ito o natanggal lang yung ano, pero mukhang brand new pa rin ito. Condition nito is 9 out of 10. Size medium, basic color, ang ganda. Okay, next. Ito, balik tayo ng Lacoste. Alam ko, nagbayad din ako neto. Hindi ko rin siya maiwanan. Magsisi ako, pagkabalik ko, wala na ron. It's a size 6, size XL. Ayan. Ito siya. Bira ko lang. Ngayon lang ako nakita ng gantong colorway. So, kinuha ko na siya. Yan. Maayos naman. Condition nito is, I would say, 7 or 8 out of 10. Okay pa din naman yung fit nito. Okay pa din naman yung color nito. Yan. 7 or 8 out of 10. Lacoste Sport. Nakalagay. Okay. Next one, balik tayo na RL. Type ko talaga yung kulay, pero ito, ba may nagre-restore sa inyo. Condition nito ay 6 out of 10. Wala naman siyang butas or urong. Punit, wala naman. Ang issue nito nasa collar. So, pagka gusto nyong i-adjust, o kung hindi nyo naman i-adjust, okay na siya. Pero pagka gusto nyo i-adjust yan, tuping-tupito, sa may konting ano, fading sa collar, which is usual sa mga used na may kwelyo na damit. So anyways, this one is 6 out of 10 condition, size large. Yan. Next one, ito, meron tayo another graphic tee. Official siya by Marvel, pero hindi siya natanggalan ng ano pala to. Replacement tag lang to. Oh. Port Company, parang yung sombrero ata itong Yamaha. Port Authority, magkaiba pala. Port Authority sa Port Company. Oh, sa tingin ko ano to, pull tab to. So ito natatanggal. Anyways, yan. Hindi naman, ano to, reprint lang, pero official naman, na Spider-Man. Condition is 8 or 9 out of 10. Yan siya. Maganda pa rin. Next one. Is from, hindi tayo masyado kumukuha nito, pero ito medyo matino.
Baka vintage, hindi ako sigurado. Pero ano to, Tommy. Na size large, button down, short sleeve. Yan. Alam mo naman pag Tommy yan, may pocket dito, nakakaduling lang. Tapos yung logo niya, o yung ano niya, flag niya, nandito sa baba. Condition nito is easy, 8 out of 10. Buong-buo pa. Buong-buo pa to, maganda pa. Medyo malaki nga lang yung sizing ng ano nito. Parang old school yung sizing nito. Or ganun lang talaga yung Tommy. Next one. Balik tayo. This one is Force by Carhartt. Size XL. Relax fit. Yan. Brand new. So, tela nito para siyang gitna ng regular shirt sa dry fit. Yan. Condition is 10 out of 10. Brand new. Medyo mahaba. So, sa pwede sa maselan, sa mga naghahanap ng Carhartt. Meron tayo dito isa. Okay. Next one. Balik tayo ng RL. This one is a size. Ano size mo? XL. Blake. Pag Blake, alam mo, malapad talaga. Yan, button down, long sleeve. Ayan, condition is 6 out of 10. May bleach stain to sa likod. Maliit lang naman. Yan, kung napapansin nyo yung may dot na yan, yan, yan yun. Hindi ko rin napansin, ngayon ko lang nakita. So, 6 out of 10. Yan, 5 out of 10. So, ito, yan, subject for mababang presyo. Pero let's see. Next one is an Oakley. Kaya ako ito kinuha, ang ganda ng colorway nito. Yan. Ganda. Condition nito is easy, 8 or 9 out of 10. Buong-buo pa to. Malinis. Yan. Again, condition is 8 or 9 out of 10. Para siya dry fit. Like most Oakley na nakukuha natin, para siyang dry fit. Walang ganun special ngayon linggo na to, pero medyo marami tayong lakos na nakuha, so masaya na rin tayo. Yun nga lang, hindi na kasya sa bagahin natin, kaya again, sasabi ko, this will be available sometime in January or February na. So again, this one is a lakos, 3UXLB V-neck T. Yan, malapad. Condition, 6, 7 out of 10. May fading na yung kulay niya. Wala namang butas. Wala naman ako nakikita na major na tama. 6 out of 10. Yan. Kung gusto mo ng pambahay na lakos, big boy ka, eto, pamalit lang. Yan. Tapos, itong linggo na to ay may nakuha tayo. Ito, binayaran ko rin ito. Hindi ito naka-sale. Pero ayoko lang siyang mawala. Dinampot ko na. Nakakuha tayo ng J. Lindenberg. Size XL. Ito. Oh. Ang tela niya, parang ano rin. Parang mas malambot pa sa dry fit. Puti ito. Pero may konting mancha-mancha dyan sa baba. Hindi, mancha-mancha, may konting madumi. So, sana madala sa laba.
Pero overall condition is 7 or 8 out of 10. Pag nalinis, nalaban, na plancha or whatnot, maamakit pa ng mas mataas yung rating nito. Pero wala naman siyang damage. Kompleto naman yung botones. Maputi pa yung kwelyo, buo-buo pa siya. Yan. Again, maybe 7 out of 10. Next one is another J. Lindeberg. Also a size XL. So, malamang isa lang may ari neto. Ganun din, puti din na to. Tapos may konting dumi-dumi dyan sa may bottom part na yan. Sana washable stains. O, stains. So, washable, dumi. Para malinis naman siya kasi puti ito. Kaya nga puti, no? Kaya natin kinuha dahil mahirap magkuha ng mga puti na malinis talaga. So, size XL, condition is 7 out of 10. Pag nalaban at nalinis, na-plansya, baka mga tangat pa. Okay? Next one is a double XL from RL. This one is a short sleeve. Yan, basic lang. Paborito sa Pilipinas. So, gitna ka. Hindi ka naka-long sleeve na mainit. Pero hindi naman naka-casual as t-shirts o na may polo lang. Yan, para sa mga big boys. Condition nito is 7 or 8 out of 10. Kung buo pa rin to, nothing's missing. Yan. Okay, okay, balik tayo. Next one is double XL from Champion. Kaya ko itong inuha dahil basic tee. Yan, so yan lang siya. So nakikita nyo, meron siyang logo sa sleeve tapos sa may harapan na same color. Condition nito is 8 out of 10. Buong-buo pa siya. Parang hindi pa nalaban ng sobra-sobra. Medyo mabigat pa siya. Yan. So again, condition is 8 out of 10. Next one is another Champion. Pero para itong dry fit. Size medium. Ito hindi ko na masusuko ito, ha. Maliit-maliit saan to. So pwede to pang running. Sa tingin ko, yan. Tapos meron siyang palogo sa likod. Ng konti. Ay, mayan. May script dyan sa likod. Champion. Condition is maybe 7 or 8 out of 10. Bumbo pa siya. Wala naman siyang run. O yung parang tabas, tastas. Okay? Next one is Nike. Ito, dry fit. Size XL naman to. So, kung familiar kayo sa mga nakuha natin before, parang parehas lang siya. Yan, tas meron nakalagay sa baba na dry fit. Pero this one is a size XL and a different color. Condition is around 7 or 8 out of 10. Yan. Ay, may mga konti pa lang ano to. Mga mancha-mancha. Or oil-oil. Sana matanggal. Anyways, yan. Again, 7 out of 10. Sana matanggal sa laba yung mga dumi-dumi. Next one is another Lacoste. This one is a size 5. US large. Basic tee. Tapos palogo lang siya. Ayan. Now, condition nito is maybe 7 or 8 out of 10. Buo pa naman siya. Basic. Walang butas. Matino. Yan.
Again, condition is 8 or 9 out of 10. Oh, 7. 7. 7 or 8 out of 10. Tapos, eto na. Hinuli ko na dalawa. Eto, nakuha ko. This one is a size XL. pero hindi ko napansin, sa sleeve pala neto may mancha. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Kung ibabundle ko na lang ba or freebies, bahala na. Parang ano to, ink. So, hindi na yan matatanggal. Anyways, kung tight naman ng bibili or mag-a-avail na ito, kung ano man, pwede na yan tupiin yung sleeve. Tapos, makakalusot na to, hindi na halata. Kasi doon lang naman siya may tama. Yan. This is a size 17, Blake. Size XL, Blake. Yan. Hindi ko na to susukatin. Tapos, condition na ito, ibabagsak ko na ng 3 out of 10. Yan, dahil meron siyang pintura, hindi natin napansin. So, ito ay charge to experience. Pero hopefully, dahil ngayon na wala na tayo sa trabaho, nag-resign na tayo, mas mahaba na oras natin na maapayili at hindi na tayo maabutan ng ganyan. Tapos yung last one, para sa vlog natin ngayon, ay another field gear. Oh, medyo funky. Ang dating nito ay ano, Bombayish. Pero wala, kinuha ko lang to. Sa tingin ko maganda to sa blazer or sa day or night jacket. Pang personal ko lang to ulit. Yan. So, yan lang uli yung ating vlog for this week. Medyo mahaba uli tayo. Pero sa susunod na ano na vlog natin, actually, nasimulan na natin eh. Nakapag-sample lang tayo uli ng paano tayo kumukuha ng mga damit sa mga ukay. So, sa susunod na mga videos natin, habang nandito tayo ng stay, subukan natin na mag-video paano tayo mag-thrift. O paeto ko yung mga thrift store dito. At magkano yung mga presyo at yung mga condition. Tapos ganun pa rin, meron pa rin tayong try on at the end of the week or maybe after natin mag-ukay para hindi tayo naipunan. At para meron tayong episode siguro sa gitna ng week. Again, maraming salamat sa panonood at pagsama. Hanggang sa muli, paalam.